8 days na paggawa ng bahay. Bale, naubusan na ako ng supply ng semento. So, mangyayari ngayon, kukuha muna ako dun sa kwan. Sa mga semento ni tatay dun sa pinapaluan yung bahay. Ay, ipapaluan yung bahay pala. Tara. Yun na nga, wala na tayong semento. At hihiram muna tayo dito sa kwan. Hihiram muna tayo sa semento ni tatay. Yan, dyan. Ah, lobby niya. Hindi na rin. Papagawa kasi siya ng kondito. Papagawa siya rito ng... Red shop yata. Dito, tatayo ng kubo. Pero since wala tayong naubusan tayo ng simento, kulang pa yung pondo. Ito muna. Hiram muna tayo. So, eto na nga. Eto na guys. Ito nga pala yung 250cc ko na kwan. Cruisy Classic. Pinalagyan ko ng kulong-kulong para mas mapakinabangan. Hirap magbuhat. Lalo't nagbubuhat ako ng mga materyales. Eh, kailangan ko ng mapagsasakyan. Kapilitan. Pinalagyan ko na ng kulong-kulong tong motor ko. 250cc. Ang cruisy. Lakas. Saka kwan. Tipid din sa gasolina kahit na 250cc siya. Flashback. Simula sa ganito, butas lang na inuhukay ko noon. Nagsosolo ako hanggang sa naging yan, bali huhuli nila ito. Ito kasi yung gagawing pwesto ni Mrs. Nagpahanda siya ng kwan. Bali itong hinahanda nila ay bali itong hinahanda nilang bakanting kwarto. Ang sukat na ito is 4 meters 4 by 6. Ang gagawin yung pwesto, ewan ko kung anong gagawin niya rito. It's either grocery store or kung ako lang tatanong, gusto ko computer shop sana eh. Kasi malapit dyan sa school. Tapos medyo tago. Maraming estudyanteng pupunta rito sigurado. Tapos ito na. Pasok tayo dito sa bahay ng kapitbahay para makuha natin yung ginagawa nila. Ayan, yan na yung firewall niya. Tsurang bahay na. Katulad nung ako pa yung naghukay, butas lang yung yun, tignan nyo. Pitong araw pa lang yan guys. Bali nahuli ito kasi ito yun yung sinasabi ko sa inyo no, na puno ng kwan, yung mangga. Tama yung ugat ng mangga. Trabador na pangit. Yan, yeah, medyo natagalan sila pero yan nakabante na, nakangat na rin. Yan, bilis na lang yan, tuloy-tuloy na yan. At itong araw pa lang, tignan nyo, ganyan na yung nagagawa nyo, no? Bilis. Later. So, yun na nga guys, kabol na sila rito. Yan na. Ang nalalaglag na simento, dumadagdag suporta na rin. May ipon sa gilid. Ang kabol na dito sa likod. Please. Yan na guys. Ana, buo na. Mukhang bahay na. Bali siya pa pala yung naglilid sa kanila yung forman nitong bahay. Yeah, dito. Bali nagkon na sila. Gumawa na ng tungtungan kasi mataas na. Hindi naabot.
ang nag-asintada. Yan, bali ito yung pinto. Dalawang pintuan dito sa likod. Baling mangyayari kasing design ng bahay is itong likod niya is parang magiging harap niya na rin. Yung design niya nakatalikod yung bahay. Nangyari yun dahil doon sa nakaabang na pwesto doon sa harap. Kaya hindi na ako nagpalagay ng pintuan doon, dito na lang sa likod. Nakatalikod na lang siya. Tapos dito may terrace dito. Tapos dito yung magiging kusina. Diyan, kusina. Sa labas yung kusina namin sa kakainan. Tapos dito, kung may budget pang matitira, papagawan dito ng isang kwarto. Kwarto dito sa labas. Tapos yung matitirang space dito is ilalandscape ko to. Ilalandscape ko nang tanto. Kakaroon ng banting space dito. Mga around, kung siguro 3 meters din yung lapad. Hanggang dito sa labas. Tapos dito, malalagyan dito ng garahe. Garahe dito. Tapos connecting door nandun dun sa may nakaabang na pwesto. Gagawing pwesto. Yan. Tapos dito, bakod na lang. Babakuran yan. So bali may maluwang pa tong lote na matitira. Bakante. Puro landscape nandun siguro ang gagawin ko rito. Lalandscape ko to. So hey guys, yun na nga. Bali, ito nga pala yung naging accomplishment nila sa loob ng 8 araw. Ta. Yan. Bali, kun na lang to. Sa part na to, ang 2 patong pa siguro, 3 patong ng simento. Dito naman sa pader, sa firewall niya, nasa 2 pa yata. After nun, nila makompleto yung patong, doon na sila simulang magbubuhos ng mga beam niya, itong mga to. Bali, inipit na lang yung mangyayari. Bali, kung naman matataba naman itong bakal niya ito, sa standard yung spacing. Yun na nga, sabi nila hindi ganun ka safety pag yung inipit yung pader, kasi lalo pag may lindol, nakadikit mismo kasi yung pader doon sa may beam niya, which is mas maganda sana kung may, kaya yung iba sa mga building nilalagyan nila ng foam, diba? Nakikita nyo sa mga nagbibideo sa YouTube, nilalagyan nila ng foam dito sa space para in case na lumindol hindi ganong maapektuhan itong beam niya saka itong pader. Pero since yan na, ito na, dito na, ganun na lang inipit. Bali, hindi naman wala naman second floor to eh. Slab lang siya, slab tong taas. Pero slabin namin tong taas, hindi na yero. Pero kung naman, hindi ko na siguro papalagyan ng second floor niya, baka deck na lang. Gagawin ko na lang terrace sa taas. So yun na nga guys, bali nga pang 9 araw sana nila ngayon, hindi sila pumasok, may ginagawa yata. So gagawin ko na lang, sinasabi nila mag flooring daw muna sila bago kami mag-i-slab. Pagkatapos ng beam, tapusin nila lahat yung beam, mag-i-slab. Isasabay na tong kwan, bago mag-slab ka ako sana. Habang ginagawa yung beam, bago mag-i-slab, ayusin na rin tong flooring niya para matigas-tigas yung pagpapatungan ng tuhod. Lalo slab to, buo.
di na ako mag-iero. Buhos na lang. Kaya kailangan ma-floringan. So, yung ginawa ko habang wala sila, para dire-diretso na rin yung trabaho kapag pumasok sila bukas. At wala rin namang ginagawa ngayon. Yung tinatabunan ko na yung mga sinusubukan kong pantayin itong lupa sa loob. Yan ang yan, yung trinatrabaho ko ngayong araw. Tinatabunan ko itong mga hukuhan niya. Ayun, nilagyan ko na lang muna ng mga hollow block harang dun sa may haligi para hindi malagyan ng lupa. Kasi magiging cause ng crack yun once na nahaluan ng lupa. Yan, hindi kakapit yung simento. Ayusin na lang nila bukas. Tatabunan ko lang itong mga dapat tabunan ngayong araw para pa bawas trabaho bukas para dire-diretso na sila. Yun na rin, nag-abang na rin ako nung paglalagay ng mga tubo dito sa CR. Bali dito. Ito kasi magkakaroon. Dito bali kasi yung CR, magkakaroon ng divider dyan. Dito, pader na maliit. Magiging wardrobe to. Maliit na walk-in closet. Tapos dito yung pintuan. Pasok dito sa loob ng CR. Tapos itong kabila, kwarto. Kwarto to. Eh, gusto na yung misis ng maluwang-luwang na kwarto. Kaya ganun mangyayari. Gagawin kong kwarto to. Bali, ang sukat nito is 3x7. 7 meters yung haba, 3 meters yung lapad. Tapos itong natitira dito, magiging sala. Bali, yung kusina namin sa labas. By the way, bilis, mabilis tong kwan. Mabilis tong mga trabahador. 8 days lang to, guys. 2 weeks, tiga-apat na araw yung pasok nila. May mga ginagawa din yata kasi sila. So, yun na nga guys, hanggang dito muna sa araw na to. Ah, bali, tatapusin ko lang itong mga tinatabunan ko. Pag medyo okay-okay na, yun na, uwi na siguro. Then ko na lang maituloy nila bukas. So, bali, update ko kung, i-update ko kayo kung anong mangyayari bukas. Parang ito na lang. Ito yata ang tatabawin nila. Ito, mga beam niya. Tapos itutuloy nila yun. Dalawang patong lang naman na yan eh. Tapos itong sa gitna is tatlo. Tatlo or apat. Ayun na. Kikita bukas. So guys, yun nga. Nga pala, salamat nga pala sa panonood nyo dun sa mga nagdaang upload natin, video natin habang dito sa bahay. Tuloy-tuloy nyo sana kaming tuloy-tuloy nyo sana kan supportahan tong channel ng misis ko. So bali, ako muna ngayon nag-vlog sa kanya kasi sa Taiwan siya. So bali, ako yung nandito sa Pinas, babantay dito sa project. So ako muna mag-vlog dito sa bahay na pinapatayo niya. So yun na nga guys, thanks for watching, bye.